am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, epekto nga ba ng El Nino ang kawalan ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility ngayong tagulan? Yan ang tanong ng ating kapusong si Louie de Cordova sa magtanong kay Mangtani kaninang umaga. Louie, ang kawalan ng bagyo sa PAR ay hindi epekto ng El Nino dahil sa ngayon ay wala pa o hindi pa nagsisimula ang El Nino. At sa mga nagtatanong tulad ni Louie, base sa wind forecast map ng The Weather Company, may mabubuong bagyo at posibleng pumasok ito ng PAR Biyernes po ng gabi. At palalakasan din ito ang hangin habagat, pero mga kapuso, forecast pa lang po ito at posible pang magbago, kaya babantayan natin kung magtutuloy-tuloy ang development nitong sinasabi nating magiging bagyo. Sa ngayon, intertropical convergence zone pa rin ang nakakapekto dito sa Southern Luzon at dyan sa malaking bahagi ng Visayas. Kaya hanggang katamtamang lakas ng ulan ang asahan sa Central at Southern Luzon, lalo na bukas ang hapon, mga kapuso. Dyan po sa Pangasinan, sa Makalong at Calasiao, nagkaroon ng pagulan kaninang hapon. Sa Metro Manila, maganda ang lagay ng panahon sa umaga pero may pag-ulang aasahan sa hapon. At yung ating init factor, 39 degrees Celsius, kaya maalinsangan pa rin. Asahan din ang ulan sa Visayas pero posibleng maging mas malakas ang buhos niyan dito sa eastern section, yung mga kulay dilaw na nakikita nyo. At buong Mindanao naman ang makararanas ng ulan at thunderstorms sa maghapon, lalong-lalo na dito sa may northern at dyan sa may Zamboanga Peninsula. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.